Hindi natin maiwasan bilang isang tao na mahiyang papuntahin ang ating mayayamang kaibigan sa ating bahay nang dahil sa mahirap lamang tayo. Ngunit paano kung nagkasyota ka ng mayaman at ikaw ay isang mahirap lamang? Balak mo bang sabihin sa kanya na mahirap ka lamang? Kamusta mga kaibigan? Pakinggan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nagkakilala si Edward at si Carla sa isang kumpanya. Si Edward nalaki sa hirap at si Carla naman nalaki sa yaman. Magkatrabaho ang dalawa at naging malapit sa isa't isa. Nang dahil doon ay hindi na nila napigilan ang kanilang mga damdamin at naging magkasintahan sila. Dumaan ang dalawang taon ay hindi pa rin ipinapakilala ni Edward ang kanyang pamilya sa dalaga. Edward, tara naman sa inyo. Sa tagal natin magkarelasyon ay hindi pa tayo nakakapunta sa bahay niyo. Gusto ko lang makilala ang mga magulang mo, sabi ni Carla. Hindi. Wala naman kasi dyan ang mga magulang ko. Palagi silang umaalis at gabi na umuwi. Tsaka hindi naman mahalaga kung ipakilala kita sa personal dahil pinapakita naman kita sa picture at sabi nila ay ang ganda-ganda mo daw. Sagot ni Edward. Talagang kung ano-anong dahilan ang sinasabi ni Edward sa kanyang nobya upang hindi ito makapunta sa kanila. Palagi niyang inihahatid ang dalaga upang hindi na siya masundan pa nito kung sakaling uuwi na siya. Ayaw niyang malaman ang tunay na kalagayan ng buhay niya. Ikinakahiya niya ang pagiging mahirap dahil mayaman ang kanyang nobya. Natatakot siya na baka iwan siya nito kung sakaling malaman nito ang bagay na iyon. Ang kwento niya kasi kay Carla ay laki siya sa yaman at maraming business ang kanyang pamilya. Edward naman, edi sa inyo ako matutulog. Gabi pala umuwi ang magulang mo eh. Gusto ko lang naman silang mamit. Magluto tayo ng pagkain sa inyo para sabay-sabay tayo sa hapunan. Magbabaon na lamang ako ng ekstrang damit para sa pagpasok bukas. Pangulit na sabi ni Carla. Napakamot naman sa ulo ang binata kaya muli itong nagpalusot. Nako, pasensya na Carla. Ang balita ko nga pala ay hindi sila uuwi. Baka sa susunod na linggo pa dahil madami silang inaasikaso. Sagot ng binata. Edi, tara na lang sa inyo para makapasyal na lang ako. Malaman ko man lang kung saan ka nakatira. Para kung sakaling bakasyon tayo, ay ako naman ang makapasyal sa inyo. Muling sabi ng dalaga. Napapangisi na lamang si Edward at palaging nag-iisip ng kanyang isasagot dito. Hindi pwede Carla, pasensya ka na. Ang dami naming kapitbahay. Naku po, mga chismosa pa man din yun. Baka kung ano-anong ikwento sa ibang tao pag nakita tayong umuwi sa amin nang tayo lang dalawa. Baka i-chismis nila ako na nag-uuwi ng babae kapag wala ang aking mga magulang. Pagkatapos ng kanilang usapan ay hindi na muli siyang nakiusap sa lalaki. Wala naman kasing mangyayari dahil nasanay na din siya sa mga palusot nito. Talagang kahit kulitin niya pa ito ng kulitin ay hindi niya naman ito napapapayag. Noon pa man ay nagduda na siya sa lalaki pero ang kasabihan naman ng karamihan ay sobrang bait nito at sobrang matino na lalaki. Lumipas ang mga araw ay pauwi na ang dalawa galing sa isang date. Birthday kasi nitong si Edward at inilibre niya si Carla sa isang magandang restaurant. Pagkatapos noon ay inihatid niya na ang dalaga sa bahay nito at siya ay umuwi na. Tumigil siya sa paglalakad at bumili ng pritong manok upang ipasalubong sa kanyang mga magulang. Anak, ang sarap naman nito. Maligayang kaarawan sa'yo, sabi ng kanyang nanay. Salamat po, inay. Mamaya po ay ako na magpapakain kay tatay, sabi ng binata. May sakit kasi ang tatay niya at hindi na nakakagalaw ng maayos. Anak, bakit hindi pumupunta dito si Carla? Kahit birthday mo ay hindi siya pumupunta dito,
takang tanong ng kanyang nanay. Ngunit kahit pala sa kanyang mga magulang, ay nagpapalasot din siya. Nay, tulad po ng sabi ko sa inyo dati, talagang busy na tao po si Carla dahil mayaman siya. Marami po siyang ginagawa sa kanyang buhay. Sagot ni Edward. Ngunit habang pinapakain ni Edward ang kanyang tatay, ay may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Nay, makikisuyo na po. Kayo na po ang magbukas ng pintuan. Pinapakain ko po kasi si tatay eh. Nang buksan ng kanyang nanay, ay nanlaki ang mga mata nito. Sa wakas, ay nakita niya na din si Carla sa personal. Laking gulat din naman ni Edward nang makita ito. Carla? Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ng binata. Sinundan kita kasi, total, birthday mo naman. Ito nga pala ang cake ko, ibinili kita. Sagot nito. Halos lamunin ng lupa ang lalaki nang dahil sa pagkahiya. Ngayon ay alam na ni Carla ang tunay na kalagayan ng buhay niya. Pasensya ka na Carla, ito lang ang buhay na may pagmamalaki ko sa'yo. Pasensya na kung itinago ko sa'yo ang lahat. Hindi talaga ako mayaman. Lahat ng yun ay kwento lang. Natatakot kasi ako na baka isang araw ay iwan mo ako nang dahil sa ganito ang pamumuhay ko. Malungkot na sabi ni Edward. Ngumiti lamang ang dalaga sa binata. Alam ko naman, simula una na mahirap ka lamang. Ilang beses na akong naghinala sa'yo nang dahil sa hindi mo ako pinapakilala sa magulang mo. Kung ano-anong iniisip kong bagay nang dahil doon, kaya sinundan na kita dati pa man para makasigurado ako. At nalaman ko na ang totoong bagay kung bakit hindi mo ako pinapapunta sa bahay niyo. Hindi naman mahalaga kung ano ang estado ng buhay niyo, Edward. Ang mahalaga nun ay nagmamahalan tayo. Hindi naman ako ang tipo ng babae na pera at yaman lamang ang habol sa isang lalaki. Mahal kita, Edward, bilang ikaw. Nakangiting sabi ni Carla. Nagulat naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Simula una pa lamang ay alam na pala ng dalaga ang tungkol sa buhay niya. Nabawasan naman ang kabog ng kanyang dibdib nang dahil sa sinabing iyon ng dalaga. Nawala na ang ikinakatakot niyang bagay na baka iwan siya ni Carla kung sakaling malaman nito ang tunay niyang buhay. Salamat, Carla. Sorry, kasi itinago ko sa iyo ang mga bagay na ito at nagsinungaling ako sa iyo. Salamat dahil tanggap mo kung sino talaga ako. Naluluhang sabi ng binata. Simula noon ay hindi na siya nahihiya kay Carla tuwing pupunta ito sa kanilang bahay. Wala nang mga palusot pa ang binata sa tuwing magyayaya ang dalaga na pumunta sa kanila. Sa paglipas ng panahon ay nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng sariling mga anak. Napapatingin na lang si Edward sa langit at nagpapasalamat sa Diyos. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Sa buhay natin, kapag mahal mo ang isang tao, ay ang lahat na lamang ng bagay sa kanya ay magiging perpekto. Hindi naman mahalaga ang estado ng buhay sa pagmamahal. Hindi naman pera ang nagmamahal, kundi ang ating mga puso. Kung tunay ngang pag-ibig ang iyong nararamdaman, ay tanggapin mo ang lahat ng pangit na pag-uugali na nakikita mo sa kanya. At hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sana ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya. Muli ay maraming salamat po at mag-iingat kayo sa panahon ng pandemic at God bless us all.